Dear Tito Makoy, Cesar ang gagamitin kong pangalan. Bago pa nauso ang mga alter account sa Twitter, Telegram, Snapchat at Facebook, meron na akong account sa tag at out personal. Ang tag ay kagaya ng Facebook na may mga legit accounts, tapos meron ding mga underworld accounts. O kaya sabihin nating account ng mga taong nagtatago. Kagaya ko, Tito Makoy, hindi lantad. Ang out personal naman, talagang dating site ng mga lalaking gusto rin ay lalaki. Early 2000, dito ako nagbababad palagi. Gusto ko ito kasi marami kang makikitang matitipuan mo rin talaga. Lalaki sila kung kumilos pero lalaki rin ang kanilang hinahanap. Meron namang mga account ang mga crossdressers, pero ako syempre doon ako sa straight looking. Ito ang gusto ko. Inisip kong mag-browse sa mga bansang nasa Arab region. Dahil alam kong kahit na mga lalaki sila, pero open sila sa relasyon ng kapareho lalaki. Kaya malaki ang posibilidad na dito ako makakahanap ng aking hinahanap. Napansin ko ang account na may pangalang Omar bin Omar. Tiningnan ko ang mga larawan niya, mukha namang kanya talaga ang mga nakapost na larawan sa profile. Magandang lalaki si Omar, matangkad at lalaking lalaki ang itsura. Medyo natagalan ako sa pagbabrowse ng kanyang profile at nang makita ko na lahat, nag-click ako ng iba pang account. Tito Makoy, wala kang itulak kabigin. Kasi lahat ng mga nakikita kong profile, natitipuhan ko talaga sila lahat. Makalipas ang magkakalahating oras, merong nag-pop up sa message inbox ng account ko. Nakalagay, new message. Agad ko itong binuksan. At yun nga, Tito Makoy, si Omar nag-hi sa akin. Ako naman syempre reply ka agad kasi pagkakataon ko nang makilala siya. Inabot kami ng mahigit isang oras sa unang chat at noong gabi pa lang na iyon, nag-camera to camera chat kagad kami. Sa aming pag-chat noong gabi ring iyon, walang ano-anong ipinakita na sa akin ni Omar ang kanyang katawan maging ang pribadong party nito. Ang kanyang harapan, Tito Makoy, maglalaway ka talaga. Talagang naglalaway-laway ako nang ipakita niya sa akin sa camera. Sumunod na gabi, pag-login ko ulit, nakita kong naka-online na siya. At siguro nang makita niyang naka-online na ako, kaagad itong nagpadala ng message sa akin. Umpisa na naman ng aming magandang pag-uusap. Sa ilang linggong pag-chat namin, madalas siyang nagtatanong sa akin kung paano raw siya makakapunta sa Pilipinas. Nagtatanong siya kung kailangan niya raw ng visa. Ang sabi ko naman sa kanya, aalamin ko kasi hindi ko talaga alam, Tito Makoy. Pero ang pagsagot kong iyon, hindi ako seryoso. At hindi ko talaga aalamin kasi parang napakalayo naman sa posibilidad na pupuntahan niya ako sa Pilipinas. Nang sumunod na gabi muli sa aming pag-chat, kinulit niya ako, Tito Makoy, kung meron na raw ba akong impormasyon. Nagulat ako sa kanyang tanong kasi mukhang seryoso itong si Omar. Kaya ang ginawa ko na lang, nangako ako sa kanya na bukas sa aming pag-chat, meron na akong impormasyon na ibibigay sa kanya. Kinabukasan nga, tumawag ako sa Department of Foreign Affairs para magtanong tungkol sa visa ng mga Qatari nationals na papuntang Pilipinas. Ang mga impormasyon na nakuha ko mula sa Foreign Affairs, sinabi ko ito lahat kay Omar. Tuwang-tuwa siya sa impormasyon na aking ibinigay. Bibisita raw siya dito sa Pilipinas at pupuntahan niya ako. Natatawa ko, Tito Makoy, kasi ang akala siguro nitong Omar na ito, madali akong papaniwalain. Madaling maniwala sa mga pambubulan niya at sinasabing
pupunta sa Pilipinas. Pero Tito Makoy, nagulat ako ng isang gabi sa aming pagchat-chat. Ipinakita niya sa akin ang kanyang round trip ticket mula Doha papuntang Manila. Takang-taka ako at dito ko naisip na seryoso nga talaga itong si Omar. Dahil ang kanyang lipad papuntang Pilipinas ay sa susunod ng linggo. Gulat na gulat talaga ako Tito Makoy at hindi makapaniwala. Tuloy Tito Makoy, nagmabadali ako sa paghahanda para sa kanyang pagdating kasi sa susunod na linggo na. Dumating ang araw ng kanyang pagdating sa Pilipinas, kinakabahan akong excited. Excited akong salubungin siya sa NAIA. Gabi ang lapag ng eroplano. At habang papalapit ang oras ng posible naming pagkikita, hindi na ako mapakali sa waiting area. Mayat maya Tito Makoy, naiihi ako kaya pabalik-balik ako sa loob ng CR. Nakakatuwa talaga ang aking nararamdaman. Ilang sandali nang subukan ko siyang tawagan sa kanyang number, sumagot ito at papalabas na pala siya ng gate. Sinabi niya sa akin ang kulay ng kanyang damit na suot-suot, kaya tumingin ako sa paligid. Hindi nagtagal Tito Makoy, nakita ko siya at nakilala ko kaagad. Kilala ko na ang kanyang pagmumukha kasi matagal na rin kaming nag-video chat. Nang magkalapit na kami Tito Makoy, para akong na-starstruck kasi ang gwapo ni Omar sa personal. Kayumanggi ang kanyang balat, matangkad at balbasarado. Maganda ang kanyang tindig at ang kanyang pangangatawan. Nakangiti akong kumamay sa kanya pero Tito Makoy, nininerbius akong masyado. Nininerbius pero naglalaway-laway. Kung ano ang nakikita ko sa video, siya nga talagang nakikita ko ngayon sa personal. Buti na nga lang at kahit papaano, meron din akong itsura kaya hindi naman nakakahiyang masyado. Ganoon pa man, kinakabahan pa rin ako kasi baka hindi niya ako magustuhan ngayong nakita niya na sa personal. Kagad ko siyang inakay patungo sa kung saan naghihintay ang taxi na aking kinausap. Dumiretso ka agad kami sa hotel galing sa airport. Noong nasa hotel na kami dahil nga sa pangambang baka hindi niya ako magustuhan, hindi na ako gaanong umiimik. Magpapaalam na sana ako pero noong makaalis na ang rumboy na tumulong sa amin, kaagad na nilak ni Omar ang pinto ng kwarto. Kinabig niya ako Tito Makoy, niyakap at hinalikan kaagad sa aking labi. Mainit ang labi ni Omar. Pero amoy chewing gum naman ito kasi ngumunguya siya kanina ng chewing gum. At halatang halata ko na nagsipilyo ito bago lumabas sa airport. Ako naman nagspray ng breath freshener kasi nakakahiya kung maamuyan na hindi na mabango ang aking hininga. Ako Tito Makoy, sanay na rin sa ganitong tagpo kasi may mga karanasan na rin ako sa lalaki. Nang tumigil siya sa paghalik sa akin, kaagad na nag-alis si Omar ng kanyang suot na damit. Tinapon lang ang mga ito sa may upuan at inalisan niya rin ako ng aking suot. Hindi na siya nakapaghintay na ako na ang kusang umalis ng aking mga suot-suot. Tito Makoy, noong pareho kami wala ng suot, tumambad sa akin ang talagang ganda ng katawan ni Omar. Makapal ang kanyang buhok sa dibdib at nagulat ako nang tingnan ko ang kanyang hinaharap. Tito Makoy, kung ano ang nakikita ko noon sa kamera, ganoon din ang nakikita ko ngayon sa harapan ko. Sa gulat ko nang makita ko iyon, natakam talaga akong humawak dito. Mataba at parang bakal. Nang hawakan ko ito, nakita kong biglang namungay ang mga mata ni Omar. Humiga na ito, nagpaubaya na sa aking laruin ko ang kanyang harapan. Ilang sandali lang, bigla siyang bumangon at binihag niya ako Tito Makoy. Nag-umpisa na si Omar sa kanyang pagtatrabaho.
wala na akong nagawa kundi ang yumakap na lang at humahalik sa kanya bilang pagganti sa mga halik niya sa akin. Masyado talagang mabilis itong si Omar. Nakita ko nang pumosisyon ito na papasok na. Dahan-dahan, baka hindi ko makaya. Yan ang wika ko sa kanya. Hindi, magugustuhan mo ito. Yan ang sagot niya sa akin at paninigoro. Habang nagsasalita siya, Tito Makoy, para itong hinihingal dahil siguro sa sobrang pananabik at sobrang init na kanyang nararamdaman. Magaling, Tito Makoy, si Omar. Hindi ako nasaktan at marunong na marunong talaga. Tuluyan ang naging isa ang dalawa naming katawan at para akong nakalutang sa hangin dahil sa ninanamnam ko ang kasiyahang dinodulot sa pagtatrabaho sa akin ni Omar. Ilang saglit pa ay para na kaming nawala sa katinuan pareho ni Omar. Humiyaw siya ng malakas. Malakas talaga, Tito Makoy. Pero ang paghiyaw niyang iyon ay nagdulot naman sa akin ng tuwa kasi batid kong naibigay ko sa kanya ang kasiyahang hinahanap niya noong oras na iyon. Noong nagpapahinga na kami, tinanong ko siya ng deritsahan. Omar, do you like me? Yan ang wika ko sa kanya. Yes, I like you. I love you, Cesar. Yan ang sagot naman sa akin ni Omar. Hindi niya ako pinayagang umuwi at iwanan siya sa hotel. Yung gabing iyon, para kaming bagong kasal at nasa unang gabi. Kinabukasan, kailangan kong umuwi muna sa bahay para mag-ayos kasi maglilibot kami sa Manila. Isinama ko na si Omar sa aking bahay noong umuwi ako. At pag-alis namin ng bahay, nagdala na rin ako ng ekstrang damit kasi sigurado akong sa gabi doon muli ako matutulog sa hotel kasama ni Omar. Nag-file ako ng vacation leave sa aking trabaho kaya sinamahan ko si Omar sa pag-iikot-ikot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Dinala ko siya sa Boracay kasi ito ang kanyang madalas na nababanggit sa aming pag-chat noon. Pumunta rin kami sa Cebu at sa Bohol at ilan pang mga lugar dito sa Pilipinas ang aming pinuntahan. Pagbalik namin sa Manila, Tito Makoy, sa bahay ko na siya pinatuloy, hindi ko na siya pina-check-in pa sa hotel. Tutal, ako lang naman kasi ang tao sa bahay, ako lang ang nakatira kasi ang pamilya namin ay nasa probinsya. Taga-probinsya ako, Tito Makoy. Kaya malayang malaya kami ni Omar sa aming bahay. Kami lang dalawa, solo namin ang lugar. Mahigit buong 2 linggo kaming magkasama ni Omar. Walang gabi, Tito Makoy, na hindi mainit at matamis para sa aming dalawa. Parang ayoko nang magtapos ang panahong iyon. Subalit siyempre lahat na ito ay pansamantala lang kasi kailangan niyang bumalik at umuwi sa kanila sa Qatar. Eto na ngayon ang problema, Tito Makoy. Walang kasing lungkot noong araw na inihatid ko siya sa airport sa kanyang pag-alis pabalik ng Qatar. Ang yakapan namin ni Omar sa airport, walang kasing higpit. Pero sa ibang banda, walang kasing sakit din kasi ito ang araw na maghihiwalay kami ni Omar. Tinitingnan ko siyang nakapila, paunti-unting umuusad papasok sa check-in lounge ng airport. Hanggang sa tuluyan na siyang nakapasok, hindi ko na nakikita. Tito Makoy, para akong binalibag ng yelo sa dibdib. Masakit talaga ang aking pakiramdam sa paghihiwalay namin. Humanap muna ako ng gilid sa harap ng departure area. Naninigarilyo kunwari pero ang mga luhang dumadaloy sa aking mata, hindi kayang itago ng sunglass na suot ko. Kaya pinili kong tumayo doon sa malayo sa mga taong nasa departure bay ng NAIA. Hinintay ko munang humupa ang aking pakiramdam bago ako pumara ng taxi papauwi. Noong sumunod na gabi, kaagad akong nagbantay sa kanya sa computer. Masaya naman ako kasi ligtas siyang nakauwi sa kanila.
Ang nakakatuwa, Tito Makoy, kasi nagchat-chat ka agad kami at kararating niya pangalang sa kanila, humirit ka agad sa akin si Omar ng camera to camera chat. Siyempre, Tito Makoy, hindi ko siya mahindian. Kaya naging mainit na naman ang aming video chat ni Omar. Sa kanyang muling pagbabalik sa Qatar, walang gabi na hindi kami nagchat-chat. Madalas madaling araw na akong nakakatulog kasi 4 oras ang time difference ng Pilipinas at Qatar. Kung darating siya sa kanilang bahay na mga 5 o kaya 6 ng gabi, maghahating gabi na sa Pilipinas. Pero matyaga kong hinihintay ito kasi kinakailangang mag-usap kami ni Omar. Pero Tito Makoy, habang dumaraan ang mga araw, dumadalang ang aming pag-uusap. Hanggang sa 1 linggo hindi kami nakapag-usap, naging 1 buwan, naging 1 buwan, at mahigit ng taon, hindi kami nagkakausap ni Omar sa chat. Dito ko nakinundisyon ang sarili ko na marahil ay hanggang doon lang talaga kami. Dahil dito, bumalik ako sa pagbabrowse muli sa Out Personal. Maraming nakaka-chat na camera to camera. Pero lahat sila hanggang doon lang. Talagang nag-aalis lang ng init ng katawan. Pagkatapos ng pag-chat, tapos na. Hindi ko, Tito Makoy, nakakalimutan si Omar. Kasi pinuntahan niya ako sa Pilipinas at ilang gabi na pinag-isa namin ang aming mga katawan. Dala ng karanasan kong iyon kay Omar at pangungulila ko sa kanya, naisip ko tuloy na makipagsapalaran sa ibang bansa. Palibhasa, Tito Makoy, espesyal sa akin si Omar. Nag-apply din ako ng trabaho papuntang Qatar. Maswerte naman na nakakuha ako ng trabaho bilang encoder at assistant programmer. Magdadalawang taon ang nakalipas mula nang pumunta sa Pilipinas si Omar, nakarating na ako sa Qatar. Sadya nga sigurong espesyal talaga sa akin si Omar, kaya mahigit 5 buwan mula nang dumating ako sa Qatar, natukso akong padalahan siya ng text message sa kanyang cellphone. Gamit ko pa rin ang roaming number ko sa Pilipinas. Kagad-agad nag-reply itong si Omar sa akin at nagtatanong kung nasaan daw ako. Nang sabihin ko sa kanya na nasa Doha ako, tuwang-tuwa si Omar at halos hindi rin makapaniwala. Mahigit lang 1 oras, nakarating kaagad ito sa tinitirahan ko. Para akong nananaginip pa rin, Tito Makoy, hindi ako makapaniwala na muli ko ngayong makakasama si Omar at narito siya sa tirahan ko. Walang pinagbago kagaya noon. Pagpasok namin sa bahay ko, siya na mismo ang nag-lock ng pinto. At akala mo ba, Tito Makoy, siya ang may bahay kasi inakay niya kaagad ako papasok sa aking silid tulugan. Isang mainit, masaya at puno ng ligaya na naman ang ginagawa namin. Kitang-kita kong sabik na sabik sa akin si Omar at ako rin, Tito Makoy, siyempre sabik na sabik sa kanya. Nasa kalagitnaan kami ng aming pag-uulayaw, hinawakan ko siya sa kanyang kamay. Napansin ko, Tito Makoy, na meron siyang suot na sing-sing, wedding ring. Bigla akong nanlamig nang maramdaman ko iyon. Bigla akong nawalan ng gana sa aming pagniniig. Nahalata iyon ni Omar at nagtatanong sa akin kung bakit raw. Hindi ko sinagot ang kanyang tanong. Sa halip ay pinilit ko na lang na mag-concentrate muli para makarating si Omar sa hangganan. Iyon nga, Tito Makoy, isang kagat niya sa labi ko ang kanyang pinakawalan sa sobrang panggigigil niya sa akin. Sinundan iyon ng kanyang hiyaw na naman. Nakatapos na kami. Wala akong imik habang nakahiga pa rin kami sa aking higaan. Kinukulit ako ni Omar kung bakit daw hindi ako nagsasalita. Omar, may asawa ka na pala? Yan ang wika ko sa kanya. Yes, Cesar, but I love you. Yan ang sagot niya sa akin. Pero, papaano ito, Omar?
kailangan ka ng asawa mo, hindi na siguro magandang may relasyon tayo. Mahal kita kung sa mahal, mahal na mahal kita. Pero may asawa ka na, Omar, hindi na maganda. Yan ang wika ko sa kanya, Tito Makoy. Hindi, hindi ko siya mahal. Ang asawa ko ay asawa ko lang at ina siya ng anak ko. At gagawin ko lahat para hindi tayo magkahiwalay. Cesar, hindi ka pwedeng mawala sa akin. Yan ang sagot sa akin ni Omar, Tito Makoy. Ipinaliwanag niya sa akin na noong panahon pa lang hindi kami nagkakausap, ayon rin ang panahon ng paghahanda na ikinasal siya. Hindi niya mahal ang kanyang asawa kaya kahit na mag-asawa na sila, umuupa pa rin pala siya ng isang flat para sa kanya. Umuwi lang siya paminsan-minsan para gampanan ang kanyang tungkulin sa pamilya niya at maging ang obligasyon niya sa kanyang asawa na paminsan-minsan ay sumiping. Pumayag ako, Tito Makoy, sa gustong mangyari ni Omar. Tuloy ang aming relasyon. Mahal ko nga talaga itong si Omar kasi napapayag niya ako. At bilang patunay naman na seryoso si Omar sa kanyang sinabi, madalas, Tito Makoy, narito siya sa bahay. Madalas dito natutulog. Kung hindi man siya matulog, hating gabi na ito kung umaalis. Mas madalas, Tito Makoy, ako ang kaniig niya. Natutulog lang itong katabi ng kanyang asawa tuwing Biyernes na gabi at Martes. Ito raw kasi ang schedule talaga ng pagsisiping ng mag-asawa. Natawa ako, Tito Makoy, nung unang marinig ko sa kanya kasi may schedule pala ang mag-asawa kung kailan magniniig. Ganun pa man, Tito Makoy, masaya rin ako kasi mas madalas ngang ako ang kanyang kaulayaw kaysa sa kanyang asawa. Sa ngayon, Tito Makoy, hindi ko maintindihan kung bakit pumayag akong bakuran ni Omar. Ngayon talagang nababakuran ako. Seryoso sa akin si Omar at ako naman, hindi ko na kayang mawala pa sa akin si Omar. Hindi ko nga namamalayan, mahigit na rin palang 10 taon ang aming relasyon ni Omar. Siguro, Tito Makoy, kung naging babae ako, pwede mo na akong tawaging Kirida. At marahil mayroon na kaming anak ni Omar at malaki na rin. Si Omar naman ang sabi sa akin, kung naging babae nga raw ako, matagal na niya akong pinakasalan bilang pangalawang asawa. At dito siya sa bahay mamimermihan. At kahit nga raw ganito kami, pareho kaming lalaki pero mahal niya talaga ako. At sa mahigit 10 taon na iyan na aming pagsasama, palagi kaming parang bagong kasal, bagong magkita at sabik na sabik sa oras na nasa higaan kami. Tito Makoy, madalas kong tinatanong ang sarili ko sa sitwasyon kong ito ngayon sa relasyon namin ni Omar. Siguro, Tito Makoy, talagang pwede kong sabihin pag-ibig nga ang namamagitan sa amin at baka ito talaga ang tadhana ko para kay Omar. At si Omar naman para sa akin. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana po magustuhan ng iyong mga tagapakinig at magustuhan mo rin. Maraming salamat sa pagbasa mo ng aking sulat. Lubos na gumagalang, Cesar. Maraming salamat, Cesar, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Siguro nga talagang pag-ibig yan at tadhana mo. Kasi kung hindi yan ang iyong tadhana, baka hindi na muling nag-cross ang landas nyo ni Omar. Muli, maraming salamat at ingat palagi. Mga kaibigan, maraming salamat po kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi. Ipadala lang sa aking email tetomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.